sinulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, "Sa galit ko'y aking isinumpang, hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko." Sinabi niya ito, bagamat tapos na ang kanyang paggalikha sa sanlibutan. Sapagkat sinabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, at sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko, kaya't magsikap tayong makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong tulad nila. Ang Salita ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ito'y aming narinig na kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi iyong utos. Ang matatag na pag-asa'y ilalagak nila sa Diyos at ang dakila niyang gaway, hindi nila malilimot. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis, ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, anupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakikita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pagbasa natin ngayong araw ay tungkol sa pagpapahinga sa piling ng Diyos. Inuugnay tayo ng manunulat ng liham na ito sa karanasan ng Israelita sa kanilang paglabas sa Ehipto. Ang pamamahinga na tinutukoy doon ay ang pagpasok nila sa lupain na ipinangako sa kanila, kung saan makakapiling na sila ng Diyos. Hindi na sila alipin tulad ng sa Ehipto. Ang pagpapahinga ay tumutukoy din sa pagpapahinga kasama ng Diyos. Pagkatapos ng paglikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw sa aklat ng Genesis, sa 7th araw siya ay namahinga.
natapos na ang kanyang paggawa ng paglikha, kaya nagpahinga na siya. Para sa mga Israelita, ang pagpapahinga nila sa 7th araw ng linggo ay kanilang pagpapahinga kasama ng Diyos. Kaya mahalaga sa kanila ang araw ng pagpapahinga. Ang pagpapahinga na ito na kasama ang Diyos ay tinutukoy din sa ating pagpapahinga sa langit, kung saan magpapahinga na tayo sa ating mga abalahin dito sa mundo at maging kasama na natin ang Diyos. Ibig natin na makapasok tayo sa pagpapahinga ng Diyos. Pero hindi lang tayo nag-aantay ng langit para makapagpahinga. Sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal sa buhay, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ngayon din dito sa lupa, pinapahinga na tayo ni Jesus kung tayo'y lumalapit sa Kanya at tinatanggap natin ang Kanyang pasanin. Magaan ito at hindi tayo pahihirapan. Paano tayo makapapahinga sa Diyos? Kung hindi, magiging matigas ang ating ulo at hindi tayo susunod sa Kanyang salita. Makapahinga tayo sa kaharian ng Diyos sa langit kapag pinapakinggan at ginagawa na natin ngayon ang salita ng Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay ang pamatok na dapat nating dalhin. Akala natin na pahirap ang pagiging obedient, ang pagtalima o pagsunod sa Diyos. Hindi ito pabigat at pahirap sa ating buhay. Kapag tayo'y sumusunod sa Diyos, nakakasigurado tayo na nasa mabuting kamay tayo. Kaya ligtas na tayo sa alalahanin kung tama ba ang ginagawa natin. Hindi lang dahil sa ang Diyos ay ating Ama na wala nang ibang kagustuhan kundi ibigay ang the best sa atin. Ang mga utos niya ay mabuti sa atin. Hindi na ito magpapasama o magpapahirap sa atin. Sumunod tayo sa Kanya. Kaya huwag tayong sumuway sa Diyos upang hindi tayo matulad sa mga Israelita na hindi nakapasok sa pagpapahinga sa Diyos. O Diyos, hirap po kami sa buhay. Naghahanap kami ng kapahingahan. Papasukin po ninyo kami sa iyong kapahingahan doon sa langit at dito na rin sa lupa. Palagi na nating naririnig sa mga nakatatanda yung words of wisdom na siguro ay nagpapasalinsalin na from one generation to the next. Yun bang kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa? Ang ganda, no? Napakagandang pagnilayan yung kasabihang iyan na mayroong pagpapatotoo sa ating ebanghelyo. Nagumawa ng paraan ang 4 na katao upang madala nila ang paralitiko sa harapan ni Jesus. What an effort! Yun bang napaka lalim ng kanilang pananampalataya sa poong Jesus Nazareno at kailangan nilang sirain yung bubong para lamang mailagay nila sa harapan at mapagaling ang paralitikong ito. Nasa Diyos ang awa. Ipinakita ng ating poong Jesus Nazareno ang awa at habag sa isang paralitikong naghahanap ng kagalingan. Sa isang paralitikong ibinagsak ng panahon at ibinagsak ng karamdaman. Kaya nang nakita ni Jesus ang effort ng mga taong ito, ipinahayag niya ang kanyang awa sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad sa kaniyang kasalanan. Ang kasalanan at ang sakit ay magkaugnay. Kaya nga sinabi ni Jesus, ano ba ang mas madaling sabihin? Ang pinatatawad ka na sa kasalanan mo o ang tumindig ka at lumakad? Nangangahulugan na sa salita ng Diyos ang lahat ng bagay at salitang kaniyang bibigkasin ay nangyayari at totoo. Pag sinabi niyang gumaling ka, ikaw ay gagaling. Pag sinabi niyang pinatatawad ka na, pinatawad ka na nga. Ang kailangan natin ay gawa. Dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Hindi sapat na naniniwala ka lang. Hindi sapat na sumasampalataya ka lang. Kailangan meron kang gawin. Kailangan meron kang ipakita sa Diyos, sa ating poong Jesus Nazareno, na ikaw ay naniniwala dahil sa iyong gawa. Hindi pwedeng ang pananampalataya ay nasa level lamang ng utak, nasa level lamang ng puso,
Katulad ng karamihang sinasabi na, kahit hindi ako magsimba, naniniwala naman ako sa Diyos. Kahit na hindi ako pumunta ng simbahan, ako naman ay nagdarasal. Ito ay skewed, tabingi, tabinging pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay kailangang makikita sa gawa. Katulad ng ginawa ng apat na kataong naniwalang pagagalingin nila ang paralitiko at iyon nga ang nangyari. Kaya ang sakit na meron tayo, ang karamdaman na hindi nawawala sa atin ay dala ng kasalanang patuloy nating niyayakap. Kaya po meron tayong sakramento ng kumpisal upang dito ay ipakita ng Diyos ang kaniyang pagmamahal at grasya upang tayo ay gumaling katulad ng paralitiko, physically pinagaling ni Jesus. Physically, siya ay nakalakad, pero spiritually, siya ay napatawad. Ang kanyang paglalakad at pagpapatawad ng Diyos ay magkaugnay. Ang ating pananampalataya at gawa ay magkaugnay. Poong Jesus Nazareno, gusto ko pong magtrabaho. Gusto ko pong magkatrabaho. Eh, ang tanong ng poon, anong ginagawa mo? Eh, alas 9, alas 10, tulog ka pa. Paano ka magkakatrabaho? Poong Jesus Nazareno, gusto ko pong mag-asawa na. Eh, anong ginagawa mo? Hanggang ngayon, wala ka pa rin trabaho. Paano ka makakapag-asawa? Hindi mabubuhay ang pamilya ng pag-ibig lamang? Mahalang bigas, mahalang gatas, mahalang pampers. Ipakita mong may ginagawa ka upang ibigay ng poon ang iyong inaasam. Gusto ko pong makapasa sa board. Eh, anong ginagawa mo tuwing review? Nag-iinom. Eh, makakapasa ka nga. Sa inuman, pero sa board, lagpak ka. Kasi wala kang ipinakita. Gusto ko po. Marami tayong gusto. Pero wala tayong ginagawa. Gusto ko pong maayos ang pamilya ko. Eh di mag-umpisa ka ngayon na ayusin ang pamilya mo. Kailangan meron tayong ipakita sa Diyos. Kailangan meron tayong gawin. Kailangan meron tayong effort upang sundan, panundan, ibigay ng Diyos ang grasyang kailangan natin. At upang ang grasyang ito ay magpatuloy sa pag-agos, kailangan nating maniwala katulad ng paralitiko. Kailangan nating mangumpisal. Dahil paano papasok ang grasya ng Diyos kung ang ating kaluluwa ay hindi pa nalilinis ng kaniyang awa at ng kaniyang biyaya. Kaya po napakaganda na sa araw na ito, ako'y mangangako sa Diyos, sa ating poong Jesus Nazareno, na mayroon akong gagawin, na mayroon akong dapat ipakita sa Diyos na ako ay sumasampalataya. Sumasampalataya po ako sa iyo, poong Jesus Nazareno. Meron nga akong altar sa bahay eh, na binili ko yung imahe ng poong Jesus Nazareno. Pero may katabing pusa na gumagalaw. O nasa ng pananampalataya doon? Ang dami-dami mong itinatago na pampaswerte. Pampaswerte daw. E di inilalagay mo lang ang Diyos sa pangalawa. Dahil mas umaasa ka sa swerte kesa sa biyaya at pagmamahal ng Diyos. Ang pananampalatayang may gawa ay kailangang kaakibat ng sakripisyo na ibibigay mo sa Diyos. Dahil kung papaanong ang poong Jesus Nazareno ay nagbuhat ng krus, tayo rin ay magbubuhat ng sarili nating krus bilang pagpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos na kakayanin mo ang lahat ng ibibigay niya para ikaw ay maging matagumpay sa mga susunod na araw. Ang tunay na kaibigan ay dinadala ang kaibigan sa Diyos. Nakita niyo yung apat na katao. Sila ang nagbuhat papunta sa Diyos. Sana tayo rin ay maging katulad nilang nagdadala ng iba sa Diyos. Dinadala natin sila sa poong Jesus Nazareno. Hindi tayo yung madadala sa online sabong. Hindi tayo yung madadala sa pagsusugal.
Hindi tayo yung madadala sa paglalakwat siya ng pera at oras. Dahil ang mga iyon ay hindi nababalik kailanman. Sapagkat ang tunay na sumasampalataya sa Diyos ay gumagawa ng paraan upang ang kaniyang awa ay patuloy na umagos sa kaniya araw-araw. Amen? Pagpalain tayo ng poong may kapal.